So hello guys, for today's video ngayon, pag-usapan natin ang mga nangyaring kaganapan sa PBL at sa ilang mga player ng PBL. So guys, ang uunahin na nga natin dyan ay ang pagkakasangkot ng Chocomucho Flying Titans player sa ilang mga issue about sa kanilang mga fans. So guys, sa dami nga ng mga video na lumabas about sa Chocomucho at sa mga fans nila, naging hati naman ang pananaw ng mga tao na nakapaligid sa mga players na to. May mga sumang-ayon at meron din namang hindi nagustuhan ang inasal ng Chocomucho Flying Titans players. So guys, siguro para sa akin, wala naman akong karapatan na magsalita ng anumang masasakit sa Chocomucho Flying Titans player dahil hindi ko naman alam ang totoong nangyari doon sa lugar na yon. At tanging ang mga players lang at ang mga fans na naroon ang nakakaalam ng mga nangyari. So guys, kaya hindi ko na masyadong pahabain pa ang issue na yan sa Chocomucho Flying Titans. Pag-usapan na nga natin ang nangyari naman kay Aliza Valdez na na-injury sa laban. Sa pangatlong set nga ng Cherry Tigo versus Creamline, nangyari ang pagkaka-injury ni Aliza Valdez. Makikita nga sa ilang video ang nangyari sa tuhod ni Aliza Valdez. At agad naman siyang dinala sa bench at pinagpahinga munang maglaro. At nagbigay nga din ng pahayag ang Creamline Management. Ayon sa kanila, matapos ang MRI result, minabuti daw ng doktor ni Aliza Valdez na ipahinga muna si Aliza Valdez. At kinumpirma rin nila na walang magaganap na surgery. So guys, ang sumunod naman ay ang pagkakapanalo ng Petrogas Angels ng championship. Nanalo nga again sa Signal HD Spiker ang Petrogas Angels. At sila ang nakakuha ng PBL Reinforced Conference Championship. At ang kanilang import nga na si Lindsay Van Der Weed ang tinanghal na Finals Most Valuable Player. At narito nga rin ang mga awardee ng PBL Reinforced Conference. Ang MVP of the season ay walang iba nga kundi si Mylin Paat. Si Mylin Paat din ang nakakuha ng Best Opposite Spiker. At best import nga din si Lindsay Van Der Weed. Habang best libero naman si Durem Des. Habang best setter naman si Gia Morado de Guzman. Best middle blocker naman si MJ Phillips at Roselyn Doria. At best outside spiker naman si Aliza Valdez at Myla Pablo. So guys, sana ay nagustuhan nyo ang video na to. Yan nga muna ang mga update ko sa volleyball.